Hello, welcome back again to my channel. Malakas pa rin ang ulan. It's Sunday today. Walang tigil pa rin ang ulan. So kung narinig nyo, tuloy-tuloy pa rin ang bagsak ng ulan. So ngayon, siguro magta-try lang ako ng isang product. Wear and test lang siguro. Ito siya. So itatry natin to. Si Fit Me, although hindi na siya bago, alam ko. At the same time, nakagamit na naman ako ng ibang product ni Maybeline na foundation. So ito, kasi na-curious ako dahil matte plus poreless. Eh, alam niyo naman, diba? Alam na. So if you are interested, just keep on watching. Okay, so start na tayo, no? Ngayon kasi lalabas ako. Ihahatid ko lang yung anak ko sa kanyang bagong dorm. So maglilipat kami ng ibang personal staff niya do sa dorm. Medyo nakakalungkot, pero that's a reality na kailangan din. May time na lalayo talaga yung isa sa mga mahal mo sa buhay or yung anak mo na mag-aaral. Nakakalungkot, pero talagang ganun. So anyway, let's back on our discussion. So kaliligo ko lang, wala pa akong nilalagay sa aking mukha. So ito po ang mukha ko pag walang makeup. So usually everyday, pang everyday looks lang. Usually ang ginagamit ko is BB cream lang or moisturizer lang at saka cheek tint, yun lang. Pero ngayon, dahil sa itetest natin to si Fit Me, Maybeline Fit Me to. So ngayon magpa-foundation tayo. So gagamit lang ako ng moisturizer. Ito ang gagamitin ko, si Eye White, habang nagkukwentuhan tayo. Masa pa kasi yung buhok ko. So sana narinig niyo ako kahit umuulan. So, lagi lang tayo niyan. So, hayaan lang natin i-absorb. So, bukod sa nag-moisturizer na ako, gumagamit pa rin ako nito. Hydro-firming mist kay Lux Organic. Pati sa leeg. Yan. If ever na pang tulong din kahit paano. So, itap lang natin. Kasi matutuyo naman yan pag tinapat ko sa electric pan. Kaso baka kasi madinig niyo yung ubong ng electric pan. Baka mas malakas pa yung ubong kaysa sa boses ko. Taliyan ko lang sandali yung buhok ko. Ayoko kasi nung may humahawing buhok sa mukha ko. Gamit tayo na itong Belco. Yan. So, yun na yung magiging base or yung aking primer, yung moisturizer lang. So, pakita ko sa inyo. Ang shade ko nga pala is natural beige. Natural beige. So, like what I said, na nakagamit na ako ng ibang foundation ni Maybeline. So far, ang pinakagusto ko, yung Super Stay. Yun, siguro gagawa din ako ng review or isishare ko sa inyo kung ano yung nag-experience ko sa mga foundation ni Maybeline. So more on Maybeline baby. More on Maybeline product ang ginagamit ko sa ngayon. Kasi medyo high end ng konti lang, pero at least mabibili mo as local brand dito sa Pilipinas. So ibang makeup ko naman regalo lang sa akin ng aking in-laws. So sayang naman kung hindi ko gagamitin. Tama na ang daldal. Okay, so ito yung kanyang kulay. Ito.
medyo light brown siya. Hindi ko alam bakit sa camera haba guys, dahil sa cellphone parang light. Pero pag pinahid mo, konti lang yung kanyang puti. Dahil acidic ako, so kailangan one lighter, parang ganun. Kaysa one lighter doon sa aking skin tone. Nagda-dark kasi siya pag acidic ka. So kailangan medyo lighter, mas lighter yung kukunin mong shade. Kung acidic ka, ayan, di ba? Ina-absorb niya agad, at the same time, nagiging kakulay ka na. Halos hindi mo na nga makita yun. See? So, yun natin na. Lagay lang natin. Diyan mo na. Yan, at nasa na yung salamin ko. Natatakpan na. So, i-blend lang natin ng medyo dampening sponge. Compare niya na din sa walang foundation, no? Diba? Flawless. Ano lang yan, ha? One layer pa lang yan, manipis. Kinuha ko lang yan dito sa ginawa nating sample. Yeah, so compare it. Lightweight siya. Hindi siya malagpit. At madali siyang matuyo. Kala ko nga, kasi kung titingnan mo sa person tong bottle na to, medyo dark siya. Pero pag nilagay mo naman sa akin, hindi naman pala. Kasi si ate yung namili ng kulay para sa akin. Yung si ate girl na nagbebenta ron. Nabili ko siya sa Watson, Ward. Naka-sale sila kasi ngayon dito sa may SM South Mall. Naka-sale sila ng 50% off sa mga limited na, alam ko, more on lipstick, beauty product, cosmetic beauty product. 3 days sila naka-sale. So, kung taga rito kayo sa may Las Piñas, punta na kayo guys, ang daming mabibili. Medyo nag-lay low dahil may mga kailangan pa akong bilhin bago. Pero na-attempt na akong bumili ng mga makeup uli. Although marami pa akong product na dapat reviewin. So ngayon, isusunod-sunod ko na. Sorry, natapan ko. Light to medium coverage lang siya, guys. So siguro magdadagdag pa ako ng konting layer. Kakalat ko na lang to. Yun natira, dito na sa baba. Yan. So, babalik ako guys. Maglalagay lang ako ng simple makeup. So, that's it. Naglagay lang ako ng konting makeup dahil hindi na ako nagpabongga dahil magaan lang naman ako, maglilipat lang. So, pagpapawisan din ako doon. So, naglagay lang ako ng eyeliner. Tapos, naglagay lang ako ng pangalan nito, ng cheek tint. Ito si Glossier. Ito yung favorite ko sa ngayon. Yan. In a shade of ano to? Dust nga ba? Wala salamin eh, no? Wala salamin ko. O, dust nga. Dust. In a shade of dust. Yan. So, yan yung aking favorite ngayon. So, tapos, naglagay lang ako ng lip gloss. Lip balm pala. So, gamit ko yung si EOS. Yan lang. Then, naglagay lang ako ng eyeliner. Using LA gel liner. Hindi yung favorite ko kasi mas madaling gamitin. So, that's it. So, samahan nyo ako guys. If ever na makapag vlog ako papuntang dorm. So, i-share ko sa inyo yung itsura at saka kung saan kami napunta. Okay? See you later, alligator.
sobrang dilim. Parang nagbabad yung malakas na ulan. Puro shower curtain lang, ate, lang, ano. Pati siya shower, ano. Kararating lang namin, kababalik lang namin. Sobrang traffic kahit Sunday ngayon. So, ang nangyari guys, hindi ako gano'n nakapag-film kasi medyo pagod at saka traffic eh. Bali, dinala lang namin yung gamit nung daughter ko doon sa dorm. Ang masama na nakalimutan niya yung uniform niya. Sa dinami, dami na makakalimutan yung uniform pa niya nakalimutan. So, anyway, blessing in disguise na rin kasi suspended din ang klase. So, wala din silang pasok bukas. So, in short, kasama namin siya pabalik. So, dito uli siya matutulog. Ayun, so back to ano na tayo no. Yung aking final thoughts dito kay Maybeline Matt Poreless. Ayan. So far hindi ako nagblot or nagretouch dahil nga yun nga sabi sa inyo naghapot na kami ng gamit, medyo naglinis, nagayos ng tutulugan niya. Siguro insert ko or mag-a-add lang ako ng konting video para lang dun sa ano, sa dorm niya. Sobrang liit pero ang mahal. Ang nagustuhan ko lang kasi doon, as in, tatawid ka lang, nandun na yung school. So, yun lang yung maganda ron. So, yun, balik na tayo dito. Yung so, saan ka pa, diba? Sa Fit Me Matt Poreless. So, naka, very affordable pa siya, guys, ha. Itong product na to. It's only 300 pesos. So, ano to, ilang ml? 30 ml? Not bad sa 300 pesos. Matagal nyo na itong gagamitin. So, glass siya, glass. Black glass yung kanya, then pump ang kanyang bottle. Yun, so worth na yung 300 pesos para sa ganito kalaki. So kung ako sa inyo guys, tara na sa WhatsApp. So maganda rin siguro, perfect combination to at saka yung kanilang powder and concealer siguro. Kasi dami ko pang concealer, kaya hindi ko na binili yung concealer or powder. So ito na talagang gusto ko i-try. Yun, So, hindi ako nag-retouch. So, wala na ako lipstick. Pero, okay pa din si foundation. Itong si Matt Poreless Fit Me. Yan. So far, okay ako sa kanya. As in, okay sa oily skin na katulad ko. May konting build up lang ng oiliness dito. Dito talaga ako madalas mag-oil up. So, konti dito sa cheek, dito sa T-bone niya. T-bone? Sa T-zone pala. Ayan. So far. So, kung titingnan mo nga, medyo na-hide niya yung aking pores. Yung mga bakas ng kahapon. So, siguro kung gusto niyo ng medyo plakak na foundation, I suggest na doblehin niyo na lang. Pero, naka 2 layer ako. Hindi naman 2, 1.5 baga. 1.5 layer. So, okay sa akin. So, hindi gaano ako nag-oil up. So, kita nyo pa rin yung aking cheek tint lang yung nilagay ko, guys. Diba? Cheek tint lang. Then, nag-eyeliner lang ako. Eyebrow, then lipstick, yun lang. Powder, yun. Wala. Yun na yung makeup ko for the day. So, nag-start off mga 2 o'clock. So, anong oras na ngayon? 10:20 na ng gabi. 10:20 na ng gabi. Na 10:20 na nga. 10:18 na ng gabi. So, mamamalansya pa ako ng uniform dahil hindi pa sure kung may pasok yung high school dito sa Las Piñas. Yan, so, gigising pa rin ako bukas na maaga. Ay, dami ko dal sa buhay. Ilang naman yung re-review natin. So, I highly recommend to sa mga oily skin. So,
So, okay na okay siya. Tsaka ang ganda lang pagka-finish matte niya. I like it. Parang flawless nga ako eh. Kahit hindi, diba? Yun. So, anyway, kung gusto nyo, siguro papaalam ako kasi marami pa akong gagawin. Pasensya na, guys. So, sa next video na lang tayo uli magkwentuhan. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please give me some thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel. And follow me on my Instagram and Facebook. So, thank you for watching and see you on my next video, guys. Bye!